Samahan niyo ako. Mga night walk tayo dito sa Korea. Night walk. Tamang kaalala. Since malamig na ngayon, try natin na maglakad-lakad. Nakaka-boring natin dito sa bahay. Sige, lera. Malamig pala. Lakad-lakad tayo. Dito dito sa Korea, napakatahimik na. Samantalang 7 o'clock pa lang, pero parang ghost town na yung kalsada. So, ganda ng mga bahay dito. Ano, yun, no? So, parang mga ano na dito. Sabagay subdivision kasi ito. Kaya mga tao, dahil malamig na rin, mga tulog na siguro. Lamig pala. Nipis na suot ko. Start na kasi ng winter ngayon dito sa Korea. Nasa ibabaw ng bundok. Medyo pabundok tong part ng terhang ko eh. Ang hirap maglakad na naka-face mask, lalo't paakyat, paahon ang kalsada. Ang baba ng oxygen. Dito guys sa Korea, maraming mga tinatapon na gamit. Lalo na ngayon pag darating ng Chinese New Year. Nagpapalit sila ng mga gamit. Mapulot ka ng mga kama, mga table, upuan, mga kanyan. Mga gadget, computer. Hingal. Mostly mga kama tinatapon nila. Magaganda pa. Mga Salem bed, ganyan. Mga Ace bed. Magaganda pa, pero nagpapalit na sila. Meron din naman marami naman namumulit dito. Araw-araw may mga nagagala para mamulit. Christmas na. Ito may church. Maraming mga Christian church dito sa Korea. Dito kasi ang mga religion dito, Buddhist, Christian. Marami yung Christian. Pero meron din mga atheists, o yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang yung ibang atheists, ang Diyos daw nila yung kanilang mga trabaho. Kaya mabubuhay daw sila para magtrabaho. Mamatay din sila nang nagtatrabaho. Meron din dito ang mga 24 hours na labahan. Huhulugan mo lang ng coins. Tapos mag-automatic na siya. Pwede ka na maglaba. Dito ang original lang mga sigus to. Ayan yung mga basura nila. Nakasegregate siya. Tsaka ang dami ditong kapihan, mga coffee shop. Ito may tinapong kama, mga bed. Ang ganda pa oh, ang kapal ng ano niya, comforter. Ako na. Tsaka malinis, naka ano siya, naka plastic siya. Mga naka plastic siya din talaga. Ang
natin na sa dakan. Ako na. Pero dito na tayo. Sumusun sa akin, taxi. Kala yata, wala akong pambayad. Hindi niya alam, wala talaga. Kaya ako naglalakad. Bali, pupunta ako dun sa ano namin. Mali tinatawag na prayer mission house. Kasi may online ano kami, prayer meeting. So, since pwede naman siyang lakarin, mas gusto ko maglakad na lang. And para maipakita ko rin sa inyo yung lugar. Mga some place dito sa Korea. Yung nga lang, gabi. At malamig. Yung may mga CCTV on sila, automatic. Ang daming tinapon mga gamit, mga pinggan, mga baso, yung mga nakatapon na doon lahat. Nakasako. Pwede pa yon yung mga tinapon. Kasi nakasako siya. Siguro karimitan kasi yun yung mga naglilipat ng bahay, mga ganun. Imbis na dalhin pa nila sa lilipatan nila, iniiwan na lang nila doon sa basurahan. Tapos pinupulot ng mga nag-ukay-ukay, mga ganun. Mga second hand. Yung iba naman, yung mga homeless, yung kinukuha naman yung mga homeless para magkagamit sila. Madami dito tuwing lalo na kung, kung gabi na, ating gabi. Yung mga matatanda talaga nagpupulot sila ng mga basura, mga karton. Tapos binibenta nila kahit tanda na, sobrang tanda na, mga nakukuba na sila. So, coffee shop, bukas pa yung coffee shop eh. Parang bar ko yung kanilang coffee shop. Dito magaganda yung mga interior ng mga bahay dito. Pagandahan din sila ng interior ng mga coffee shop, mga ganyan. And napaka-disiplinado nila pagdating sa traffic rules and regulation. Ayan yung coffee shop. Coffee shop lang siya, pero napagandang bahay na. Salamat man siya. Tatawid tayo. Ayun, pwede na. Go. Dito, kailangan sumunod ka lang sa kanilang mga traffic rules and regulation. Wala mangyayari masama sa'yo. Kasi mahal lang ano dito. Mahal lang violation nila pagdating sa pagmumulta. Kaya kung mahuli ka, ba, kawawa ka. Ah, sige, dito tayo. Daan tayo sa palengke para yung mga tour guide ko kayo sa palengke. So, malamig siya. Ang temperatura ngayon ay 5. Malapit na siya mag-negative. Kaninang madaling araw, negative 3 siya. So, since medyo bukas, hindi na siya negative. Kaya pwede na maglakad-lakad pa. Pero pagka negative yung ano dito, mahirap maglakad. Ang sakit sa daliri. Sa dito sa Korea, magaganda rito maraming ano. Yung mga ganyan, mga barbershop, tsaka mga saloon, mga ganon. Mga ano sila sa hairstyle, magaganda mga ano. Very unique nila pagdating sa mga hairstyle, mga fashion. Yan. Ito, malapit na tayo sa palengke. Ayun yung palengke. So, para makita nyo naman yung style ng palengke dito. Mag-headset sana ako, kaso ano, bawal kasi maglakad na naka-headset. Kaya yun. Hindi, malapit na. Malapit na tayong pumunta. Punta na tayo. Punta na tayo sa palengke. Ayun, mga ukay-ukay. Mga second na mga kagamitan. Mga antigo. Mga ganyan. Kalibasa, napakarami na lang sasakyan. Ayan. Yung kabilang lane niya. Ano siya? Parking na nila. Mga residence. Residential parking.
dikit-dikit din yung ibang bahay dito. Pero ibang naman, mga nasa condominium yung iba. Dito tayo, malapit na tayo sa palengke. Ano nyo? May mga mini park sila. May ilig sila sa mga mini park dito. Nagkalat ang mini park. Sayang gabi na, pero yan. Ano siya? Isang history. May bagong ano dun, parang box. So dito tayo sa palengke. Dito tayo sa palengke. Seven o'clock na, so medyo nagpiprepare na yung iba na umuwi kasi halos wala na siyang masyado suki, mga namimili kasi gabi na masyado. Sa atong palengke na to, mostly mga foreigner lang yung namimili dito kasi wala yung palengke ng mga Korean. Yung iba nga dito, mga tindera, mga Vietnamese, ganyan, Sri Lanka, Pakistan. Tapos target talagang ang market nila dito para sa mga foreigner lang. Kinakalimitan nga nila dito. Halos parehas din ng mga tinda natin. Ay, mga pakal. Mga pang-winter, pang-trabaho, pang matatanda nga lang. Organized naman siya. Ito yung palengke nila. Awesome. Ano, palengke dyan. Kapakabar! Ano, namamaling Indonesian yung tindera. Mura store. Mapapamura ka sa tindahan niya. Pero may-ari siya ng Vietnamese may-ari. So, sana tayo dito tayo. Oh, may Jamor Market. Mga Sri Lanka yan, nangyari. So, mga alis mga hindi pinda na mga laptop. Jigsaw. Mga Asia Mart. Tindahan niya, mga Asia Mart dyan. Iba-ibang lahi yung mga tinda dyan. Meron din mga Philippine food. Philippine product. Hindi sila maigpit pagdating sa mga motor. Yung iba kalimitan, walang helmet. Mga siga ng kalsada mga motorista dito eh. Kasi marami dito yung mga pedal, kung tawagin sa atin. Yung mga pabili, pasaba, yung mga ganun. Marami dito. Ito, barbershop na naman. Vietnamese na may ato dito. Saju. Oops. Sakit na sa daliri. Medyo malamig din ng konti. Sakit sa daliri. Siguro mga temperature ngayon, mga 2 or 3 degrees Celsius. So malapit na siya mag-negative. Mararamdaman mo kasi pag malapit na mag-negative, yung masakit na sa daliri eh. Pag nakalabas yung kamay mo, pag hindi nakapasok sa bulsa, pag naglalakad ka. Minsan tutor ko kayo sa mga ukay-ukay ng mga damit. Marami dito eh. Kaya lang dito sa dinaanan ko, walang masyadong ukay. Kasi naka-organize sila dito. Doon sa part ng kabilang lugar, palengke, sa kabilang part, mga ukay. Mga ganun mga tinitinda nila. So, kaya dito. Ah, marami din sila mga ano. Yun, Pinoy Resto. Pinoy Resto, hindi pita. Sarado ang Pinoy Resto.
hindi na kasi. Tayo sa Tanang Tawiran, baka mahuli tayo. Uy, sayang. Tawid na sana. Pwede pa. Pwede pa ba? Matagal ako makakapaghintay. Okay lang. Okay lang, para mag-enjoy naman kayo. Ang lalaki ng mga Christian church dito guys, tingin nyo. Ayan. Christian church siya. Parang isang mall na. Christian church lang yan, yung building na yan. Okay tayo dito. Oh, yellow lane. Green lane. Ayan, Christmas na sa kanilang lugar. Ang ganda, ang daming Christmas light. So dito sa lugar namin, hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong infected ng corona, ng COVID. Sa lugar namin. Kaya yung ano, may nagagather pa rin dito sa mga Christian church. Ang ganda oh. Green light. Yan, coffee shop lang siya. Ang ganda rin. Coffee shop. Ayan, mga pedal boys. Pero hindi pati yung kalagitnaan ng winter. So mga January siguro yung pinaka malamig na part, January to February. Okay. Yan guys, napakaano na nila height eh. Meron pa sila mga telephone booth. Thank you for watching. Please subscribe to my channel. God bless.